Para sa mga interesado kung paano nga ba napasama si Jack sa Record of Ragnarok, huwag kayong mag-alala dahil tatalakayin natin ito ngayon. Sa revelasyong ito, makikita natin siya sa isang tahimik at mapayapang lugar, umiinom ng kanyang paboritong tsaa. Ito ang tatalakayin ko ngayon, kaya kung handa ka na, tere na't simulan na natin. What's up mga Quops, Manga Moto nagbabalik. Record of Ragnarok Jack the Ripper. Sa Record of Ragnarok, si Jack the Ripper ay isa sa mga kinatawan ng sangkatauhan sa Ragnarok Tournament, kung saan naglalaban ang mga Diyos at tao para sa kapalaran ng sangkatauhan. Nakaharap niya si Heracles, ang Diyos ng Katatagan, sa isang nakaka-excite na duelo sa ika-apat na round. Ipinakikita si Jack bilang isang tuso at mapanganib na serial killer mula sa London noong ika-19 na siglo, na may pambihirang talino at kakayahang magmanipula ng sikolohiya. Ang estilo ng pakikipaglaban ni Jack ay malaki ang nakaasa sa kanyang kakayahang linlangin ang mga kalaban. Gumagamit siya ng panlilinlang at ang kapaligiran upang makapagtanim ng mga patibong, kaya't nagiging mahirap hulaan ang kanyang mga galaw at nagiging isang mapanganib na kalaban. Ang kanyang sandata sa labanan ay isang divine gloves, na nagbibigay sa kanya ng kakayahang gawing sandata ang anumang bagay na mahawak niya. Sa kabuuan ng kwento, tinalakay ang kanyang nakaraan, kabilang ang kanyang masalimuot na pagkabata at kung paano ito nahubog sa kanyang marahas na kinalakihan. Ang kanyang pagkatao ay kabaligtaran ng marangal at makatarungang persona ni Heracles, kaya't ang kanilang laban ay hindi lamang isang pisikal na labanan kundi isang sagupaan din ng mga ideolohiya. Si Jack the Ripper ay itinuturing na pinakatanyag na serial killer ng sangkatauhan, dahilan kung bakit kontrobersyal ang kanyang pagkakapili sa torneo, ngunit sa kanyang laban kay Heracles, unti-unting nailalahad ang mga komplikadong aspeto ng kanyang katauhan. Ngayon, pumanda ka, dahil mas kikilalanin natin ang tunay na pagkatao ng tinaguriang Jack the Ripper na lumaban sa Ragnarok. Magsisimula ang ating paglalakbay sa kabilang buhay, kung saan isang misteryosong tao ang tahimik na umiinom ng tsaa sa harap ni Brunhilde. Inaalok siya ng Valkyrie ng pagkakataong patayin ang isang Diyos, habang tinatitigan ni Brunhilde ang mahinahong kilos ng kanyang kausap, tinanong niya ito kung ano ang magiging tugon sa alok na ibinigay. Ang misteryosong tao ay walang iba kundi si Jack, at sa kanyang tugon, sinabi niyang nais niya makita kung anong kulay ng emosyon ang ipapakita ng isang Diyos kapag nasa bingit na ito ng kamatayan. Tinanggap niya ang alok ni Brunhilde. Ipinaliwanag naman ng Valkyrie ang magiging kahulugan ng laban, kung sakaling matalo si Jack, ito ay mangangahulugan ng kanyang kamatayan. Tahimik na napatingin si Jack sa kanyang iniinom na tsaa at nagsalita, ang duwag ay namamatay ng libo-libong beses bago siya mamatay, ngunit ang matapang ay nakakaranas ng kamatayan isang beses lamang. Tumatak sa akin ang katagang ito dahil sa manga ni Jack, pinatunayan niya ang kanyang mga salita, kaya naman nahumaling ako sa kanyang kwento. Para sa mga sumusubaybay sa Jack the Ripper Case Files, tiyak na alam ninyo kung gaano cut-indi si Jack, huwag mag-alala, kahit wala pang English translation ang mga bagong inilalabas na kabanata, ako na ang bahala mga Quops. Sorry na agad balik na tayo sa kwento. Sa pagpapatuloy, makikita natin sa gadget ni Brunhilde ang listahan ng mga masasamang tao na napatay ni Jack. Mahalaga ito sapagkat marami ang nalito dito, at tutuklasin natin ito bago matapos ang ating kwento. Sa kanyang pagpayag na lumaban para sa sangkatauhan, nagpasalamat si Brunhilde. Ayon sa Valkyrie, walang ibang tao na nakapatay gamit ang kanilang sariling mga kamay ng kasing dami ng napatay ni Jack para sa sarili niyang hangarin. Nilinawin natin ang kahulugan nito. Ang mga biktima ni Jack ay mga taong masasama, at iisa ang karaniwang reaksyon nila bago mamatay, takot. Ito ang paboritong emosyon ni Jack na makita, at ito rin ang tinutukoy ni Brunhilde nang sabihin niyang pumapatay si Jack para sa sarili niyang layunin, ang masaksihan ang iba't ibang kulay ng emosyon ng mga masasamang tao bago sila bawian ng buhay. Sa sumunod na tagpo, tinanong siya ni Brunhilde kung anong pangalan ang gagamitin niya para sa Ragnarok. Dahil sa napakaraming alias na ikinabot sa kanya noong siya'y nabubuhay, nagmuni-muni siya sandali. Sa huli, napagdesisyonan ni Jack na gamitin ang alias na Jack the Ripper. Nag-isip ng malalim si Brunhilde, sa dami ng posibleng alias, bakit Jack the Ripper pa ang napili niya? Bakit ang pangalan ng isang mamamatay ng mga prostitute ang nais niyang gamitin? Natahimik si Jack habang bumabalik sa kanyang alaala ang masayang ngunit mapait na mga alaala ng kanyang ina, lalo na ang sandaling siya mismo ang tumapo sa buhay nito. Pumikit siya at mariing sinabi, sa katunayan, ang titulong prostitute killer ay tunay na bagay sa akin, dito natapos ang pag-uusap ni na Brunhilde at Jack. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang detalye na marami ang nalilito at patuloy na pinagtatalunan hanggang sa kasalukuyan.
Hindi na tayo magpapaligoy-ligoy pa, hindi si Jack ang tunay na Jack the Ripper. Paano ko nasabi ito? Nang tanungin ni Brunhilde si Jack kung ano ang nais niyang maging alias o tawag sa kanya para sa tournament ng Ragnarok, pinili niya ang pangalan Jack the Ripper, na ikinagulat ni Brunhilde. Agad na nagtanong ang Valkyrie kung bakit, sa dami ng posibleng pangalan, pinili niya ang alias ng isang mamamatay ng mga prostitute. Dito pa lang, mapapaisip ka na nakilala ni Brunhilde ang tunay na Jack the Ripper, dahil batid niya na ang orihinal na nagmamay-ari ng alias na ito ay isang mamamatay ng mga prostitute. Balikan natin ang gadget na hawak ng Valkyrie, kung saan makikita nyo ang tunay na Jack the Ripper. Siya ay si Luke Evans, isang journalist noong kanyang panahon. Si Jack, ang karakter sa Ragnarok, ang tumapos sa buhay ni Luke, sapagkat nakita niya na nag-uumapo ang katawan nito sa mali siya at pagnanasang pumatay. Bago pa muling makapatay si Luke Evans, umaksyon si Jack at pinigilan ang kanyang kasamaan, dahil sa pagkilos na ito, natigil na ang sunod-sunod na pagpatay sa mga prostitute. Sana'y malinaw na sa lahat na hindi si Jack ang orihinal na Jack the Ripper, sa mga naniniwalang kathang isip lang ito mula sa isang spin-off, nagkakamali kayo. Ang spin-off na ito ay ginawa upang ipakita at ipakilala ang tunay na kwento ni Jack noong siya'y nabubuhay pa, kasama rin ang mga orihinal na author ng Record of Ragnarok sa paggawa ng spin-off na ito, kaya bahagi ito ng original timeline ng Ragnarok. Para naman sa mga nagtatanong kung bakit pinili ni Jack ang alias na Jack the Ripper, ang pinakarason ay dahil sa tingin niya, akma ito sa kanyang pagkatao. Paano niya ito nasabi? Sapagkat minsan na rin siyang nakapatay ng isang prostitute na siya mismo niyang ina. Kung nagtataka ka kung sino nga ba si Jack at sino ang mga nakalaban niya noong siya'y nabubuhay pa, huwag mag-alala, mayroon tayong mga video tungkol sa kanyang buhay at mga laban sa manga. Talagang kamangha-mangha si Jack, kaya hindi katakatakang pinili siya ni Brunhilde para lumaban sa Ragnarok. Para sa mga interesado kay Jack, may nakahanda tayong playlist ng kanyang manga, ilalagay ko ang link ng video sa comment section sa ibaba. Bago matapos ang video na to, nais ko lang ipaalam sa lahat na 7 araw na lang at lalabas na ang kabanata 93 ng Record of Ragnarok. Ano ang inyong prediksyon sa nalalapit na laban? At ang tanong na inaabangan ng lahat, sino ang Valkyrie na kasama ni Soji sa laban at ano ang tunay niyang kapangyarihan? Ito ang patuloy na bumabagabag sa mga taga-subaybay ng Ragnarok, kaya't sa paglabas ng kabanata 93, ipapakilala na kaya ng mga authors kung sino siya. Ngunit paano kung wala talagang Valkyrie si Soji, at ang naging katuwang niya lamang ay si Onigo, ang kanyang inner demon? Kung ganun ang mangyari, malaking dagok iyon sa mga Diyos, dahil isang tao ang lumaban ng hindi nangangailangan ng Valkyrie at isa itong malaking sampal para sa kanilang mga gods. At dito na nagtapos, alam kong bitin ka sa kwentuhan natin, kaya sorry na agad. Shoutout po muna kina OG Jerdesap, Kiem Bacon, Roel Supas, Jason Barbosa, Jason Kalinislinisan at kay Mo Chacha na mahal ni Ricky Rosendo. Kung mahilig ka sa Record of Ragnarok, like and follow our page para updated ka sa kwentuhan. Abangan ang susunod na kabanata. Salamat!